think you should. Yeah. Ano ba talaga basihan ng magandang pickup? Horsepower, torque, water wheeling capability, towing capacity, marami ka kasi talagang kailangan i-consider. Ito na lang, I'll give you one less thing to worry about because today, we're gonna talk about arguably the best Ranger in Ford's lineup, the Ford Ranger Wildtrak 4x4. Ang inyo pong lingkod, 3D Helgalado for 3D Boy Reviews. Okay, so we are back. Bago tayo magsimula, tahin ko po muna magpasalamat dun sa mga taong nanood, nakinig sa videos na pinost natin in the past. Maraming salamat po. And of course, special appreciation dun sa mga taong nag-like, mga nag-comment, at saka mga nag-subscribe, of course. I actually enjoyed reading yung mga comments nyo, lalo na yung mga nagtanong. You know, I tried to answer it to the best of my ability. Kaya naman, if you guys have any questions, feel free. You send it sa comment section. Sagutin natin based on, you know, experience ko upon driving and yung mga konting nasiyasat natin, we're gonna check it out. Sa mga nanonood naman ngayon and hindi nyo pa kiniklik yung pula dyan sa baba, palambing naman ako. Click subscribe and hit the bell button so we can make more awesome videos in the future. Sabi ko nga, arguably the best Ranger in Ford's lineup. Meron pa kasing Ford Ranger Raptor. But you know, that's a whole different story. But today, we're talking about the top of the line Ranger, yung Wildtrak 4x4. Actually, yung DNA ng Wildtrak is the basis for other successful Ford products. Kagaya ng Everest, Explorer, even yung Ford Bronco, if you've been checking that out online. And currently, ang Ranger is already on its fourth generation. Naalala ko yan nung bata ako, una ko napansin yung Ranger, yung merong pinatubo edition. Hindi ko nasasabihin ko anong taon. Yung kapitbahay kasi namin merong ganun. Kulay yellow yan, may snorkel, nakasulat dun sa likod, pinatubo edition. Alay nyo naman, panahon natin ngayon, baka naman magkaroon ng Ford Ranger na COVID edition. Abangan natin yan. Alright, so tingnan naman natin ano ba meron tong Wildtrak na to. So meron niyang signature trapezoidal grille ng Ford. Yan yung pinaka-distinct look ng mga sasakyan ng Ford para nakakatulong din sa macho look. And at the same time, you have LED all over. LED daytime running lamps, LED headlamps, and also yung fog lamps na din. Naka-auto on and off na rin yung headlamps and naka-auto high beam. Tapos pwede mo ding i-level yan manually. Meron naman yung side turn signal lamps. Meron din paddle lamps. Kung sakaling madilim, sasakay ka ng sasakya. Pag unlock mo, bubukas yung ilaw doon. Naka power adjust and power fold din. So very convenient na. Ford Ranger Wildtrak is boasting its 230mm ground clearance. So that it's actually perfect if para sa mga road irregularities. And also an 800mm water wading capability. It's about 2 inches above the tires. O dapat yan wading, umaandar, gumagalaw. And then meron na rin roof rail tsaka sidestep board. Meron na rin parking sensors and parking cameras. It has a towing capacity of 3.5 tons. Although dito naman kasi sa atin sa Pilipinas, hindi naman tayo towing country. More like payload tayo. And the payload capacity is 1,300 kilograms or 1.3 tons. Medyo madami-dami tayo mailalagay dyan. Equipped na rin ng bed liner. Or yung tailgates, naka easy lift tailgate, so mas magaang siyang iangat dahil meron lang silang kinabit na torsion beam doon which is lifting most of the weight. Siguro yung bigat niyan is only just about 40% of its actual weight. Yung bed niyan, meron din power outlet kasi yung mga engineer na gumawa nito medyo advanced mag-isip kung magsasaksa ka ng mga vacuum or ng mga compressor. Under the hood, meron na siyang hydraulic damper. It also has a 2.0 liter bi-turbo engine which gives us about 213 horsepower, 500 newton meters of torque. Ano ba special dyan sa bi-turbo niya? Pag sinabi mo kasing bi, hindi yung iniisip nyo ha. Pag bi, dalawa. Meron siyang regular size turbo. Ang idinagdag is yung smaller size turbo. Regular size turbo will be the one kicking in at higher RPM. Kapag ka naman yung smaller size turbo naman, yun naman yung para sa low RPM. The aircon naman is also equipped with DEATC or yung Dual Electronic Air Temperature Control. Or no, actually, Dual Electronic Automatic Temperature Control. Kung ginawin yung kasama mo, you can do mga 25 degrees, ikaw naman 21 degrees. So, walang away, you know, love lang.
nagyayabang ng Ford itong manibela nito, yung equipped with e-pass or electronic power assisted steering. So mabagal, malambot, pag bumibilis, tumitigas naman. Yun. And the transmission of the Wildtrak is a 10-speed automatic transmission. Meron din siyang skip shift or smart shift technology. Siya na yung nag-a-adjust kung anong gear ka ba dapat papasok. It just makes sure that you're on the right gear at the right time. Another feature of the transmission, progressive range select, lowers down the number of gears that you're using. Kung halimbawa meron kang karga na mabigat o pababa ka, pwede mong i-lower down yung gear. This is also equipped with lane keeping system. Keeps you on your lane. You have a choice to change yung intensity niya. Low, medium, or high. Modes na pagpipilian mo dyan is alert mode, aid mode, alert, and aid. Pagka-alert, wawala ka sa linya mo, magva-vibrate yung steering mo. Kapag ka namang aid mode, ang pakakatandaan nyo yan is that aid does not matter. Parang mali ah. Yung aid mode yan, kapag nawawala ka sa linya mo, tumitigas naman siya. So yung alert, nagva-vibrate, aid, tumitigas. Kayo na lang mamili kung ano mas gusto nyo. Para mas masarap, combination, alert at saka aid mode. Una niyan titigas, kapag hindi ka pa rin nagre-react, magva-vibrate na siya. This is also equipped with adaptive cruise control. So it maintains your speed at a minimum of 30 kilometers per hour. Pwede mo nang bitawan yung accelerator kung nasa highway ka or expressway. Pero kapag ka naman mas mabagal yung nasa harap mo, mag-a-adjust nung speed. So you don't have to step on the brake to slow down or anything. Ito kasi yung sasakyan na to, it's equipped with radar, sensors, at saka yung mga, yan, yung mga camera. So dito yung matatagpuan lahat sa likod ng rear view mirror. Kaya kahit magpatint ka ng heavy, hindi siya maapektuhan, naman siya tatamaan ng tint. Meron din itong adjustable speed limiter. You can set a speed limit at a minimum again of 30 kilometers per hour. Kaya naman diniinan mo yung apak mo sa accelerator, yan, mag-override naman siya. You have an option to go 4x4 high or 4x4 low. Shift on the fly, 2H to 4H, pwede mong ilipat-ipat yan, maximum speed of 110 kilometers per hour. Pero pagka magpa-4x4 low ka na, into ka na, yung 4x4 low, ano yan, intended to be used lang yan during off-road. And speaking of off-road, this is also equipped with electronic locking rear differential. So, pwede mong ilock yung dalawang gulong sa likod para sabay siyang aandar. And this is also equipped with hill descent control. Kung pababa ka, kung nakokontrolin yung brake at saka yung silinyador, nibela ka na lang and it's gonna maintain its speed. So, baka siyang cruise control na pang pababa. Ang isang maganda dito, meron din yung electronic stability program. Maraming classifications, yung traction control, trailer sway control, and road stability control. Ang ginagawa niya, nag-a-apply ng brake, nag-reduce ng engine output to make sure that you are stable. Ang tendency, kapag hindi masyado stable yung sasakyan nun, mag-turtle turn, yung parang tataob ka ng ganun. But with this, tingnan natin kung ano mangyayari. Nang I'm gonna pick up on my speed and then biglang pepreno kong bigla yan, and then ikakabig ko, tingnan natin kung gaano ka-stable. Pagdasal nyo ako. So, very impressive. Nandun lang siya kasi ang situation niyan is biglang may iiwasan ka. Ang tendency ng iba parang yung weight mag-shift doon sa kabilang side. So ito very stable naman. Sumunod lang siya kung saan ko gustong pumunta. So tingnan natin yung gagalaw-galawin ko na kunyari may iniwasan ako tapos babalik ako. Okay? Sige, try natin 'to. Nipo. Magaling. Very stable. So, sinusubukan ko ito sa area na walang tao, walang kotse. So, just please make sure you're safe when you try to do that. Pero, ano yan? Ang maganda dito is, alam mong maaasahan during times of emergency. Yun yung isang ano yan. Also, has a total of 6 airbags. Driver, passenger, 2 sa side airbag, and curtain airbag naman. Na lalabas naman yan dun sa may B-pillar. Yung mga bibili nito, kasi yung iba gusto pa magpakabit ng seat cover. Wag na kasi naka-leather ka nga, kaya hindi ka na kailangan mag-seat cover. So, papangit pa eh. Madali naman linisin, asusyal, malinis tingnan. I particularly like yung ginawa nilang changes dito kasi yung naunang Wildtrak, dito ang laki ng nakasulat eh, Wildtrak! Yeah, para hindi mo makalimutan na yun yung dinadrive mo. Pero ngayon, yung in-improve nila, mas subtle na. So, ano na lang siya, Wildtrak!
Yan, ganun na lang. Ang isang comment ko lang dito is that yung mga sisters-in-law ko kasi, uy, my goodness, kuya. Yung mga sisters-in-law ko nung isang araw, sumakay sila dyan sa likod, ang comment lang nila is, medyo masikip yung leg room at saka medyo upright yung upuan nila. Although, hindi naman sila completely talaga nagko-complain kasi medyo balingkinita naman yung mga yon. Yun lang yung comment. Because, you know, syempre at the end of the day kasi pick up pa din yan eh. Diba? Also, not to nitpick or anything, may lalang din siyang aircon vent sa likod. Although, since pick up, maliit yung cabin, nothing that the aircons at the front can't handle. Na ma-manage naman niya yung temperature dun sa likod. Kita nyo, hindi na drive ko, wala namang tin. Pero malamig naman dito sa loob. The leather seats are particularly impressive kasi you got leather all over. Sa upuan, sa dashboard, sa steering wheel, even sa door trim. Malalaman mo yung tao pagka matanda na kapag ang tawag sa door trim is sidings, di ba? So, parang gusto ng coleslaw o ng mashed potatoes yan. One thing that you don't get to see every day, dito sa likod, meron niyang 230 volts power outlet. So, ibig sabihin yung pangsaksakan ng mga laptop. This is also equipped with the hill descent control. So, para siyang cruise control pero pagka descending slopes ka. Ito, subukan natin yung active park assist. So, I'm gonna turn it on. Pipindutin ko yung P na may parang steering wheel. So, video habang nag-search siya. Okay. So, parallel park. Tingnan lang natin yung, what's gonna happen. I'm not even holding on to the steering wheel. So, it's just telling me to move forward. So, space found. Yan, stop. Shift to reverse. So, hindi ako nakahawak. So, I'm not even looking. So, sabi ko nga, tiwala lang. Kasi I've done this in the past. So, kung medyo kinakabakabahan kayo, yun yung namang alalayan. Kasi ang mangyayari, kapag pinakailaman mo yung steering, magde-deactivate yung active park assist. Finished.